Sa inyo guys, ngayon po gagawa pa tayo ng plate at mag-overnight po kami. Wasak. Mag-overnight po kami ngayon. Tapos itong graph, na-figure out ko na. Huh? Yun. Mag-i-start na tayo sa pag-graph ng graph natin. So ito yung mga sukat, no? Fast cuts lang yan, huwag nyo napansinin kung gano'ng kapangit. So, unahin natin gagawin is itong part na to para step by step tayo. So, 4cm to. So, ibig sabihin magkaka-plot lang tayo ng 4cm. Now, dito gagawa na naman tayo ng technique natin. Yung pag-ganon-ganon. Ayan, no? Nakagawa na tayo ng parang rectangle dito na 4.5 by 7.5. So, yung next naman natin gagawin is itong part na to, no? Dito 4cm to. Itong simula dito hanggang dito. So, yung 4cm dito, ibig sabihin yan, yung mga cm na yan, no? 1, 2, 3, 4. So, ito na yan. Ito. 3cm to, 3cm to, 4cm to. So, bali 10 to lahat, no? Yan, 10. Yun. So, lahat kasi ng pa-vertical lines. So, ito na nga. Explain ko na lang sa inyo kung paano ko nakuha yung mga yan, no? So, 4cm, 3cm, 3cm. So, unahin natin yung height na ito. Kasi na-explain ko naman sa inyo kung paano ko nakuha itong rectangle na to. So, dito na tayo. So, paano ko nakuha yung height na ito? 2.5 to. Sa give, isa sinend ni mami, wala ito sa given. Pero, siyempre, may 2cm dito, may 4.5cm dyan. Pag minusin mo lang, 2.5, no? So, ito, 2.5. Hanapin mo lang dito yung 2.5 kasi ito yung pinakaharapan. Para makuha natin ng accurate to, hanapin mo dito yung 2.5. So, 1cm, 2cm, 3cm. So, ba na dito yung 2.5. Tapos, itong point na to, i-connect mo lang sa vanishing point, no? So, itong line na to, ito yung line na yon, no? So, dahil nandito na tayo, dahil 4cm to, hanapin din natin yung 4cm dito sa ginawa natin ganon-ganon. So, 1, 2, 3, 4. So, ito na yung edge nitong maliit na box na to. Tapos, dahil dito nag-intersect yung line na to, saka yung 4cm na hanggang dito. So, i-ganyan mo na lang yun. No? Tapos, ibaba mo to, kung saan nag-intersect yung line na to, saka ito, i-ganon mo, no? Ayan, get na ba? So, dahil yan, tapos 3cm to, pag pinunreject mo sa anong tawag dito, vanishing point, mapupunta yan dito. Tapos, edi, ito na yung buong square natin. Tapos, ganun mo na lang lahat, project mo lang sa line. Tapos, ito na yan, ha? Sana naintindihan nyo to, no? Tapos, ito naman, dito naman tayo. So, para makuha ko tong 6cm dito, hanap, di ba, 6cm to. Tapos ito, 7.5. So, pag minusin mo lang itong dalawa, edi 1.5cm. So, dito naman, hahanapin natin yung 1.5cm. So, 1, 2, so, ba dito yung 1.5? Gagawin mo, gawa ka lang ng horizontal line dyan. So, dito na yung banda, no, yung 6cm. Tapos ito, 3, dahil 3 to. Yan, ganun. Tapos kung saan nag-intersect yung point na nandito, itaas mo lang. Dito rin, itaas mo lang. So, dito yun, no? 3cm, 3cm. Tapos ito, paano ko nakuha yung height na 3.5? So, dahil 4.5 to, medyo mahirap siya i-project dito eh. Ginawa ko, pumunta ako sa likod, no? So, hanapin, minusin muna natin yung ano, yung mga sukat. So, 3.5 minus 4.5, edi meron tayong 1cm. So, kanina, meron na tayong mga 1cm dito. So, 0.5 lang to. Baliban na dito yung isa pang 0.5. So, 1cm to na. Tapos, pin-reject ko lang to sa vanishing point. Tapos, simula sa likod, kung saan nag-intersect yung line na to, saka yung line na to, gumawa ko ng horizontal line dito. So, bali, ito na yung height nyan. Nun, no? Tapos, ano kasi nakuha to? Wait lang. Napaisip ako dun, eh. Paano ko nakuha to? Ah, dahil na. Oo, ano? Paano ko din nakuha to? Ayan.
ko na, no? So, nalito-lito lang ako dito. Gets ko na siya. So, yung ginawa ko muna pala is, ginawa, di ba, may rectangle na dito. Hinanap ko to. Saka to, saka yan. So, sa likod, gawa ka lang ng straight line, no? So, kung saan nag-intersect itong line na to, saka line na to, dun magkakaroon ng vertical line. Tapos, kung saan nag-intersect yung line na to, saka yung line na to, yan. Itong point na to, i-project mo sa, ano, sa vanishing point. So, extend mo siya hanggang dito. Tapos yun, kung saan nag-intersect lahat ng mga point, so dahil kanina nakuha na natin to, itaas mo lang, tapos ito, nag-intersect dito, tapos gawa ka ng vertical line dito, tapos ito, nag-intersect dito, o, yan. So yun, sana naintindihan nyo yung pag-explain ko, no? So ito na yung mga timelapse kung paano ako ginawa yung mga yun. So, paano ko nga ba nakuha yung mga ito, saka yung mga nasa taas doon sa video? Yung ginawa ko is kumuha ako ng T-square, tinampak ko dito sa sa gilid ng papel, no? Tapos, lahat ng vertical lines, ay, horizontal lines dito, ito, pantay siya dito. Tapos, ito pa, itong line na to, pantay siya dito. Itong line na to, pantay din siya dito. So, lahat ng yan is pantay, no? O, pantay. So, medyo pantay na. So, ganun din sa mga vertical lines, no? Kapag gagawa na kayo ng object dito sa taas, ganun-ganun lang din. Tapos, lahat ng point, ay, lahat ng projection line, project nyo. No? Yun lang. So, sana naintindihan nyo, nakatulong tong video na to sa inyo. Hindi ako nakapag-edit agad kasi alam nyo na, nag-design tayo na. I-flex ko lang nga. I-flex ko nga. Harap i-flex eh. Nasa lang yun. Ayan. Oy! 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 Kumangit.